video na naman tayo. At sa video ito, pag-uusapan natin ano ba ang kailangan natin kung tayo ay magsisimula sa maliit na negosyong pabango. So, ayan. So, simulan natin. Ano ba ang unang-una nating kailangan, no, kapag tayo ay magne-negosyo ng pabango? So, syempre, unang-una, no, ang kailangan natin ay yung pang-sample. So, ayan. So, kung papasukin mo yung negosyong pabango, kailangan meron kang pang-sample muna. So, halimbawa nito, so, naisip ko ng video na to, no, kasi nga meron tayo pa-order, no? So, gagawa ako ngayon ng tester or magsasalin pala. So, ayan. So, meron tayo dito 3ml, yan, na vial, yan. So, ang laman nito ay 3ml. So, unang-una yung gagawin, no? Bili kayo nito, 3ml, yan. Tapos, syempre, mahalaga na kayo ay merong label. So, ang label natin, sample lang, ha? So, example, ang label natin ay ito, eclat. Yan. So, meron tayo ditong label na eclat. Yan. So, kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng parang tanda. Yan. So, meron siya ditong konting kulay, no? Nilagyan ko siya ng tanda para mas mabilis siyang hanapin, no? Para kapag nagsama-sama yung mga pabango, no? Kunwari, ang yung lagayan ay sama-sama. So, madidistinguish mo agad alin ang panlalaki, alin ang pababae. So, ayan ang ginawa kong technique. Nilagyan ko siya ng tanda. So, ayan, kailangan mo ng tester, kailangan mo ng label, syempre, at syempre, kailangan mo ng pabango. So, hindi ko yan ipapakita ngayon dahil focus muna tayo dito sa ating tester. So, lagyan natin ng tester, label pala. So, lagyan natin ng label, ayan. So, ang gamit ko ditong label ay yung transparent. Ang label ko dyan ay transparent. So, ayan. Diba? Kitang-kita. Meron siyang parang shade. Ayan. So, meron siyang shade ng parang pink. Ayan. Or ano. So, katunayan. So, ayan. So, meron ka ng tester. Ayan. Kailangan mo yan. Tapos, syempre, ano pa ang kailangan mo? So, syempre, kailangan mo lang pabango. So, sasalinan mo to ng paninda mo. So, meron pa ng example dito, no, na may mga laman na. So, ito yung luma ko eh. Luma ko pa to. So, meron akong lumang label. So, ayan, nag-upgrade na tayo. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung panlalaki. So, ayan. So, meron tayo ditong panlalaki. Ayan. So, ayan. So, ito yung panlalaki. Ito yung pambabae. O, diba? Kapag pinagtabi mo, so, madi-distinguish mo na magkaiba sila. So, meron tayong pambabae. So, ayan. At panglalaki. So, ang ginawa ko, may iba-iba pa akong design na ginawa. So, mamaya papakita ko na sa inyo. Tapos, so, meron na tayong pangbabae, panglalaki. So, eto naman yung ginawa ko sa Teens. Teens edition naman tayo. So, sa Teens, yan. So, meron ako ditong Bath and Body Works. Yan. So, eto ang label ko sa Bath and Body Works. So, ayan. So, transparent din, pero nilagyan ko siya ng kulay. So, ayan. Ito ang label ko sa Bath and Body Works. So, oops. So, ayan siya. Sa Teens Edition, meron din naman akong ginawang label, no? Yan. Sa Victoria's Secret. So, ang ginawa ko ay black. Yan. Para ma-distinguish ko kung alin ang Bath and Body Works at saka alin ang Victoria's Secret. So, ganun yung ginawa kong label. So, wala lang. Kaapihan na. So, pwede naman kung nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo, no? Sa iyong perfume business. So, kung nagsisimula ka pa lang, pwede naman yung plain lang. So, wala lang. Naisipan ko lang na magkaroon ng iba-ibang parang color. Color coding, kumbaga. Yan. So, nag-color coding lang naman ako. So, para sa akin lang naman yun. So, kung kayo, no, pwede naman yung plain lang. So, eto yung ating, yan. Victoria's Secret. So, ginawa ko siyang color coding sa Teens Edition. Yan. So, para ma-distinguish ko kung alin ang Bath and Body Works at saka kung alin ang Victoria's Secret.
So, next naman natin, syempre, hindi mawawala ang kids collection. Syempre, hindi mawawala ang kids collection. At sa kids collection, syempre, pinili ko ang simple. Simpleng-simple lang. So, ayan. So, ito ang pinili ko. Ayan. So, simple lang siya. So, ayan. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Plain na plain lang siya. So, kapag dinikit mo na siya sa iyong tester, ayan. So, ito yung natural na parang label ng tester. So, mamaya, lalagyan ko ito ng laman at ipapakita ko sa inyo yung finished product. At, ito nga, no. So, pinakita ko sa inyo yung paggawa ko ng label sa, or yung pagdidikit ko ng label sa ating tester, no. Kasi, magbibigay ako ng tips sa inyo, no. Dahil na, marami na akong nasubukan na iba't-ibang klase ng sticker. So, nung una, ang gamit kong sticker ay semi-transparent. Ka-flash ko na lang sa screen, no. Yung brand ng semi-transparent na yun. So, hindi ko ina-advise na gamitin niyo siya, no, as a label sa inyong mga tester, no. Kasi, ang nangyayari sa kanya, kung makikita niyo sa screen, nag-aalsahan or umaangat yung label. So, katagalan or pagkaraan lang ng parang mga ilang oras or ilang araw, dahil nga parang malutong yung semi-transparent sticker, so hindi siya advisable na idikit sa mga maliliit gaya nito. So, ayan. So, sumubok ako ng iba't ibang klase ng sticker at ayun. So, umukay naman sa PP Pearl sticker at saka ito. So, ito na yung parang pinakanagustuhan ko. Swak na swak siya. Yan, yung ating transparent na sticker. So, sa transparent sticker, papakita ko na lang sa screen kung ano yung brand niya. So, highly recommended ko ito, no, dahil ang ganda niya. So, yun na rin yung ginamit ko na sticker dun sa ipinakita ko na yung last video ko, no, yung gumamit ako ng in-upgrade ko yung packaging ng aking pabango, no. Yun yung, ito yung sample. So, ayan. So, ito yung sample, no, yung transparent sticker. Ayan. So, yun yung ginamit ko nung nag-sell ako ng pabango. So, ayun lang naman, no, sa video ito, parang nagbigay lang naman ako ng tips, no, kung paano nyo madidistinguish, no, yung inyong mga perfume, perfume tester. So, syempre, kapag ito ay nagsisimula pa lang sa perfume, no, kailangan meron kang tester. So, gaya nito. So, katulad nito, yan, so, meron akong tester. So, may kita nyo, iba-ibang classify yung aking mga label dito. So, mamaya, papalitan ko na siya para magkaroon na siya ng maging color coding na siya. So, mamaya papalitan ko na siya, no? At, yan. So, papakita ko sa inyo yung, yan. Yan. So, meron dito. Yan. So, ito yung itsura ng ating kumahawakan. Ang ating, yan. So, kita nyo ba? So, na-flash ko na lang sa screen. Yan. Yung aking finished product. So, ayan lang naman, no. Again, yung video natin ito, gusto ko lang iparating sa inyo kung ikaw ay nagsisimula sa negosyong pabango. Ang unang-unang kailangan, no, kailangan ikaw ay merong tester, perfume tester. So, itong perfume tester ay 3ml, no. So, pwede ka magsimula sa 3ml bottle. At, syempre, hindi ko palalampasin ang video ito na hindi ko ipopromote yung aking Shopee Shop. So again, kung nangangailangan po kayo guys ng vial, no, available po ito sa aking shop. Yan. So, pinibenta ko po ito ng 7 pesos lang. So, lalagay ko na lang po sa description box yung link ng aking shop. So, meron po ako doon mga binibenta tester, no. So, nagbebenta rin po ako ng finished product na yung ganito na talaga yung tester na. So, mabibili nyo po ito sa akin na 15 pesos. Ayan. So, kung pwede kayong magsimula na ng inyong perfume business sa halagang 15 pesos. So, sa halagang 15 pesos, pwede ka na magsimula, no, ng iyong pabango. And again, lalagay ko na lang po sa description box yung aking link. So, ayun lang guys. Sana
huwag mo kalimutan o huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel kung gusto niyo pa po na makasubaybay ng ating mga extra income tips about sa pabango. So, don't forget na mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. And kung nagustuhan mo ang ating video, please don't forget to like and share ang ating video para makarating naman ito sa iba pa nating mga kasuti. So, ayun lang guys. Bye!